the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name. Knit sweaters and lace, dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. So, maghihilamos lang tayo mga kanimishi kasi haggard ako. And ayan, nakikita niyo yung face ko, nag-oily na siya. So, wala ko nilagay na foundation sa mukha ko. Kumbaga, face powder lang yan mga kanimishi. Yet, nag-oily siya. So, ayun, nung ginamit ko ngayong sinasabi ko sa inyong set is, nagkaroon na naman ako ng mga pimples. So, ayan, eto, tumubo dito, tapos meron ulit dito sa taas na yan. Pagaling na yung iba, tapos, naisipan ko na bigyan siya ng another chance na itry ulit yung set na ginagamit ko. So, ayan, yan yung nangyari sa mukha ko. And, i-reveal ko ngayong araw na to kung ano yung set na yon mga kanims. Time to reveal kung ano yung ginamit ko na yon mga kanims. And, I'm so sorry dito sa brand na to. Sa akin lang siguro to nangyari, mga kanims. And, kung nakaka-experience man din kayo ng katulad sa akin, please let me know in the comment box section below, ha. Pero, ayun nga, hindi ko naman lahat binibigay yung blame sa kanya kasi yun nga, sabi ko sa inyo, di ba, meron akong irregular na period or kumbaga yung hormones ko nag-fluctuate. Tapos, may PCOS din or may tendency na bumalik ulit yung PCOS ko. So, ayun mga kanemishi. But yun nga, yun yung napansin ko, nagkaroon ako ng pimples ulit nung ginamit ko siya. So, ito yon sa Hello Glow. And medyo nagtataka ako dito sa kanilang night cream or whitening cream kasi hindi ko alam kung ganito ba yung kanyang consistency talaga. Medyo buo-buo siya, tapos hindi siya nadidistribute ng maigi. Para siyang paste. Ayan, para siyang paste. So, as you can see, ganyan yung itsura niya. Tapos, nagme-melt naman siya actually dito sa skin ko. Kasi, syempre, di ba, yung friction, tapos yung heat. Ayan, natutunaw siya. But, hindi siya yung tipong tunaw na tunaw. Kasi, ayan kung nakikita nyo, di ba, meron pang natira. So, para siyang ointment na hindi ko alam. Kasi, supposedly, di ba, ako naman nakapag-try na ako ng maraming rejuvenating sets. Pero medyo kakaiba itong kay Hello Glow kasi ganyan yung nangyayari. So, ayan o, may namumuo siya, mamshie, na hindi ko alam po ang tawag dito. Basta yung formula niya is like hindi natutunaw. So, ganyan. And
paubos na to. Nung unang mga araw niya, as in, maganda naman siya sa akin. Pero siguro mga 2 days, 3 days, ganyan na. Maganda siya sa balat ko. Napapansin ko yon. Tapos, after mga ilang days, ayan, nagsisitubuan na yung mga pimples ko. Lalo na dito sa chin area. Kasi dito nga ako talaga naglalagay ng toner, tapos ng cream, tapos dito sa mga pores na yan. Kasi dito din talaga ako nagkakaroon ng problema. So, dito nga tumubo yung mga pimples ko. Tapos, meron pa actually ditong tumutubo, diba? So, na film ko din yon mga kanimsh. Kaya, medyo nag-alanganin ako na ituloy na siya. So, ito yung cream niya. And then, or yung night cream. Tapos, ito naman yung day cream. Yung sa day cream, wala naman din akong problema kasi sobrang ganda din ang consistency niya. Pero, yun nga, natatakot na ako na ituloy siya. Kaya din naman, nag-switch na lang ako dito sa Bella U, yung vitamin C serum. Ay nako, the best ito mga kanims. Diba yung vitamin C pang antioxidant, tapos pampagaling din siya ng mga pimples, pangtanggal ng mga bacteria, mga germs, mga kung ano-ano. Basta nakakatulong talaga siya sa pagpapahil ng mga pimples and hindi lang yon sa pag-repair ng mga tissues, mga cells, diba? Lalong-lalo na kapag, ayun, piniprick nyo yung pimple ninyo tapos nagkakapeklat. So ayan, pinatay ko na muna mga kanims yung ating ring light para, di ba, makita nyo talaga na ito yung mukha ko. Tapos ayan yung aking estado ng skin ngayon. So ayun, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, itong vitamin C na to, on the spot yung pagpapagaling nyo ng mga pimples ko. So yung kaibahan nito doon sa ginamit natin na serum before, kung natatandaan nyo, yung pang melasma serum, yung sa The Ordinary, yun kasi on the spot talaga siya for the melasma treatment. Ito naman for pimple treatment and para na din matanggal yung mga mancha-mancha kasi yung vitamin C, yun din naman talaga yung trabaho niya, ano. So, yun yung kaibahan nila. Wala itong niacinamide pero, mga kanemishi, meron siyang vitamin C na powder and then, meron din siyang nakalagay dito na ingredients na hindi ko alam kung tama ba yung magiging pronunciation ko dito or pronunciation ko dito, which is yung phenoxyethanol. Itong ingredient na to, actually, yan yung makakapagpatulong para mapagaling or mahil yung mga pimples ninyo kasi antibacterial siya. Isama nyo na yung vitamin C. Kaya di naman talaga siya nakakapagpagaling ng mga pimples. Ito, ginagamit ko day and night. Dalawang beses. Tapos, hindi nga ako naglalagay ng cream kasi nga, ayoko na nga muna na makasagabal yung cream doon sa pagpapagaling ng mga pimples. Kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung ginagamit ko ngayon na pang toner. So, ito yung ginagamit ko, yung pinaka-mildest lang na toner or agua micellar or micellar water. Ito yung sa Nivea. Bumalik ako ng Nivea kasi before, nung hindi pa ako nagre-review or hindi pa ako nakaka- or hindi ko pa nakikilala si RDL, talagang nag-Nivea ako. So, ayan. Naman, sa facial wash or sa cleansing oils, hindi pa rin ako nagpapalit. As in, ito lang talaga yung cleansing oil na pinagkakatiwalaan ko. And then, since double cleansing, so ito, gumagamit din ako ng Bella U, yung glassy skin facial wash nila. And sobrang love na love ko din to from Bella U. As you can see, ayan, medyo nakakalahati na natin siya. So, ito mga kanemishi, na-try ko na tong mga skincare na to before from Bella U. And maglalagay ako ng links doon sa or link doon sa aking description box para makita ninyo. Actually, mga ganitong panahon ko din siya trinay nung mga November, October, ganyan, or late October. And so far, ang ganda talaga. Ang ganda. Last year, na-try ko na to. So, medyo limited nga lang siya dito sa Europe kasi nga yung friend ko mismo na may-ari nito ay nasa Pilipinas yung kanyang negosyo. So, dala lang siya dito sa Spain. But you can contact her, mga kanemsh. May yung kanyang pangalan. And ilalagay ko yung Facebook page nila sa aking description box. And actually, memshie din natin siya. So, she's a vlogger, YouTuber, mga beauty skincare din yung kanyang mga content. You can check her out. And i-follow nyo na din siya, mga kanemshie. So, ayan, I highly recommend yung mga skincare products nila. Not because she's my friend, but because effective talaga siya, mga kamemsh. So, ayan. Hi, mga kanemishi. Good afternoon. So, welcome to Vlogmas Day 2. And today is December 5, Monday today. And time check, it's 5:05 in the afternoon. And sobrang dilim ngayon. Grabe, maulan sa labas, mga kanemish. And buong week uulan, actually. Tapos bukas ay holiday namin. So, wala kaming pasok ng Tuesday. And then, sa Thursday,
So, di ba, sandwich, nakakaloka. So, hindi ako nagbakasyon kasi hindi bakasyon ni Kaiser. Pero si Popo, nakabakasyon siya hanggang Friday. So, wala siyang pasok, mga kanemishi, until Friday. Pero yun nga, papasok sila sa Friday. Hindi ko din maintindihan kung bakit may pasok ng Friday. So, ayun. Nakaipit tayo ngayon, mga kanemsh. Kasi, maghihila mo sana ako ng face. Pero sabi ko, mag-unboxing muna ako, 'di ba? Nakakaloka para naman presentable yung aking pagmumukha. Mag-unbox sa inyo. And ayun, as you all know, 'di ba, nagkaroon tayo ng mga pimples. Pero ayun nga, ayoko munang ma-stress mga kanimishi, kaya din naman mag-unbox ako ngayon. Tapos mag-haul din kasi matagal na din akong hindi nakakapag-haul sa inyo. Actually, kahapon pumunta nga kami ng mall, bumili kami ng mga kung ano-ano. Most especially dapat bibili ako ng aking damit para sa Christmas party ng company namin, pero hindi ko sure kung sasama ba ako in the end or hindi na lang dito na lang sa bahay, pero pinag-isipan ko pa rin until now kasi wala pa rin akong nahanap na dress. So ayan, alam nyo ba, parang feeling ko nakokonsensya ako na binili ko tong mga bagay na to para sa akin, pero sabi ko, why not, Christmas naman, di ba? Pag sigurong everyday na gumagastos kayo para sa inyo, doon na kayo mag-isip, di ba? Pero yung mga tipong paminsan-minsan lang, 'di ba? Deserve nyo din naman 'yon kasi pinaghirapan naman natin ito. So why not, 'di ba, mga kanemishi? So ayun, bumili ako ng bagong pabango ng girlane. Ano pa 'yung sabihin tong arte? Basta girlane. So 'yun na 'yon, mga kanemish. So may kasama tong ayan, dito sa likod nakalagay, may maliit na estuche or pabango, tapos yung malaking size ng pabango, and then may kasama siyang lotion. So ito yung bago nating perfume. Ayun, excited ako, ang ganda ng packaging niya, 'di ba? Nakakaloka. So ito nabili ko ng sale kasi meron akong tarjeta de regalo na parang 10 euros. So minus 10 euros pa to, mga kanemishi. Tapos meron pang 20% na discount kasi nga may card ako ng El Corte Ingles. Pero yung presyo nito, mga kanemishi, yung normal price niya, hindi ko kakayanin. Pero since mahilig tayo sa pabango, pag minsan pinipikit ko na lang siya. So ayan yung bago nating perfume. And amuyin natin siya. Ang bango nito, promise. Grabe, ang bango niya talaga. Ang bango. Yung flavor. Ang tawag dito, yung fragrance nito ay pera granita. So, naka-Spanish kasi siya, mga kanemsh. And yung color niya, kung gusto niyong bumili, ay ito gold. Tapos, color light pink yung kanyang laman or yung liquid niya. So, ayun. Tapos, meron tayo ditong pang work. Dadalhin ko to sa work ko para at least, di ba, sa trabaho is makapag-retouch-retouch ako ng pabango. So, may maliit kasi siyang size. Ayan, hindi ko na lang siya tatanggalin kasi ang hirap niyang tanggalin. Tapos, ito naman yung lotion. So, actually, pare-parehas lang yung amoy nila. So, yan yung ating first item na binili. Ito yung pinaka-nakakakonsensya, mga kanemishi. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung bago nating bag na binili. And matagal ko nang gustong bilhin to talaga, promise. Pero since wala akong budget before, hindi ko siya mabili-bili. So, ayan, ito siya. Bakit ganito lang siya nakalagay? So, nabili ko to sa Zalando, mga kamem. So, kumuha ako ng ganitong bag from Tory Burch. So, supposedly may dust bag ito. Hindi ko alam kung bakit ganito lang siya. Medyo na-disappoint ako, mga kanemishi. And supposedly, dapat, di ba, naka-dust bag siya. Ah, okay. Nandito sa loob yung dust bag niya. Sorry naman. Ayan. Meron pala siyang dust bag sa loob. Pero ganun yung pagkaka-packaging kasi niya, nakalagay dito sa plastic lang, nakakaloka siya. Pero since online nga naman natin siya binili, 'di ba? Hindi ko alam kung dumaan to ng customs, hindi ko sure, pero feeling ko hindi naman siguro. First time kong bumili sa Zalando. And ito yung binili ko, yung Tory Burch na bag ang kinuha ko. And anong model nito? Yung model nito ay Tory Burch Kira Mini Camera. So, ayun. So, ito siya. And, hinahanap ko yung authenticity card niya. Wala akong makita. So, isa-search ko ngayon kung nagpro-produce ba ng authenticity card yung Tory Burch. So, wait lang. Yung answer is
Tory Burch does not make authenticity cards. The item includes the original tag. So, yung tag lang daw. So, hindi pala sila gumagawa ng authenticity. So far, okay naman yung quality niya, mga kanemishi. Tapos, ito ay nakabalot dito. Tapos, ito siya, leather bag siya. Tapos, ito yung logo ng Tory Burch. Gustong-gusto ko yung mga ganitong bags kasi hindi kasi ako mahilig sa mga malalaking bags na. Masakit kasi dito sa shoulder or basta sa shoulders ko masakit. Kaya mas okay na yung mga ganitong bags para kung sakasakali. Kasi yung dala-dala ko lang naman is itong phone tapos maliit na wallet. So ayun, kaya din naman ako fan na fan ng mga ganitong bag. Ganda ng tela niya, mga kanimsh. Tapos iba siya lang, ganda. First time ko magkaroon ng Tory Burch na bag. So ayun. Ito yung kahapon, yung pumunta tayo ng mall. Pumunta kami ng Primark, mga kanimsh, kasi wala akong mga pantulog. And then, dumaan din kami ng Sara kasi tumingin ako doon ng aking dress pero wala akong nakita. So, si Kaiser, nakakita siya ng coat ko or abrigo. So, ito yung jacket na nakita niya for me. And sabi niya, bibilhan niya daw ako. Hindi ko siya hiniling sa kanya. So, kusa niyang kinuha ito sa akin. And sabi niya, maganda daw yung kulay. Tapos, naaawa na daw siya sa akin. Kasi yung lagi kong gina-jacket pag lumalabas kami is yung color black. And favorite ko naman yung jacket na yon. Ewan ko lang sa kanya kasi ayaw niya yung jacket na yon kasi daw ang baduy-baduy. So, ayun, binilihan niya ako ng bagong jacket. Ang ganda nito. Ayan o, yung color niya. Tapos, above knee length siya, mga kanim. So, hanggang dito siya sa... Ang presyo nito, feeling ko mura lang to. Nasa 60 euros lang yata to, mga kanim. Pero, sobrang bilis din maubos nung size niya. Kasi nung nakita namin, gusto ko sana ng bagong M. Pero, or medium, pero wala na daw. Ito na lang yung nag-iisang medium sa labas ng tsenda. Pero, yun nga, nasa... Ayan, 59.95. So, ayan. Almost 60 euros. So, ayun. Tapos, yung sadya ko din talagang puntahan doon ay yung pantulog. Kasi wala na akong pantulog, mga kanimsh. Yung mga dati kong pantulog before, nung last year, pinagtatapon ko na nung lumipat kami dito. Kasi ngayong iba, may mga butas, ganyan, na hindi na pwedeng ayusin. So, ayan. Bumibili ulit ako ng mga pantulog ko, mga kanimsh. Pero wala akong masyadong nakitang maganda. Tapos, sobrang mamahal. And then, nakita ko to sa Tramas Plus. So, ayun, Tramas Plus sa mismong mall doon sa Isla Azul. And, nasa 9 euros lang siya. Tapos, nag-iisa na lang yung mga sizes doon kasi sobrang mura nga ng mga pantulog doon. So, ayun, buti na lang, meron pang natirang size large or size L. Kaso nga lang, parang feeling ko malaki din to sa akin. Pero, sige, since pantulog naman siya, okay lang. And, yung mga pantulog ko naman talaga mga extra sizes. So, ganito yung itsura niya, mga kanemishi. Cute din siya. Tapos, yung tela niya, sobrang lambot. Ganito yung mga gusto kong tela. Tsaka, hindi siya masyadong malamig. Ayan, kasi yung tela niya ay parang gamusa. So, ayan siya, oh. Ang cute, diba? Tapos, ang ganda talaga ng tela niya. Marirelax ka na matulog. Malambot yung tela niya. So, ganyan. And then, ito naman yung pants. Ayan o, parang ang laki nga o. So, ganyan. Tapos, ito naman sa Sara, mga kanemsh. Ako naman yung bumili nito ulit. Ayan. Naka-sale din ito. Dating 22.95, so 12.99 euros na lang siya. So, ganito yan, mga kanemsh. Color white or color beige na polo. Pero parang makapal din yung tela niya para din siyang gamusa kasi malambot dito siya sa labas. So, ganun yung klase ng tela niya. So, ayan. Tapos, isa din sa mga naka-sale doon ay itong pants nila. Ayan. Yung size ko dito ay 40. Size M. Tapos, leggings siya. Pants na leggings. And, parang same lang din siya ng tela doon sa color white na binili natin na polo. So, ayun. And then, sa Primark naman, ito yung binili ko, pambahay na chinelas na malambot. So, ito ay nasa 3 euros lang siya, mga kanemishi. Tapos, ang lambot-lambot nito, gustong-gusto ko yan. And, pantulog ni Popo, ito, pang Christmas na pantulog. Ayan siya.
Sige, tanggalin ko na siya kasi nga, lalaba din naman natin siya. So, ayan o, may dinosaur and naka Santa hat. Ito naman, nasa 8 euros. Ayan. 8 euros lang siya, mga kanemsh. So, kung nagbabala kayong bumili ng mga pantulog, samantalahin nyo na sa Primark, mga kanemshi. Kasi, sobrang bilis maubos ng mga talya doon or yung mga sizes. Kasi nga, di ba, ang daming bumibili sa Primark. So, ayun. And, ito naman ay yung albornoz or tawag dito? Albornoz? Ano man tawag sa albornoz? Ano man sa English? Bathrobe! Ayun, bathrobe siya ni Popo. Ayan, ilalaba din natin to mga kanemsh. Ito naman ay nasa 10 euros lang siya, mga kanemsh. Tapos, may bathrobe din na kinuha si Kaiser. Ito. Ito naman 20. Medyo mahal kay Kaiser kasi syempre, di ba, ang laki ng tela. Ayan o, extra large siya. Then, yung pinaka-last ay ito, yung parang ano tawag dito? Yung stockings. So, ang laman nito ay dalawa na. Bumili ako para doon sa dress ko, mga kanemsh. Doon sa gagamitin ko sa Christmas party namin. Pero, yun nga, hindi ko nga sure kung pupunta ba ako or hindi. Pero, ayan, ito yung mga pinamili natin sa Primark and then sa Sara. So, ayun, halo-halo na siya, mga kanemishi. Diba? Ang saya-saya. So, ayun. And, yung mga pa-PR natin, siguro some other vlog ko na lang siya i-haul sa inyo. Para naman magkaroon sila ng sarili nilang, kumbaga, a moment, diba? So, ayun, maghihilamos lang ako, mga kanemsh, kasi nga, medyo nangangati na yung mukha ko. So, ayun, maghihilamos lang ako, mga kanemsh, and then siguro magpapahinga na. So, maraming salamat ulit sa pag-stay nyo sa akin ngayon sa vlogmas natin, day 2. And please don't forget to subscribe to my channel and of course, click the notification bell para parati ko kayong ma-notify every time na magpo-post ako ng bagong videos ko. Ayan, maraming salamat ulit, mga kanemsh. I will see you again in my next video. Bye! Good night!